Edward. Meron bang kailan makuha dito ang ONIC? Halos wala na point doon, pero si Edward papasok na top off, knockout strike. At masuzone out, di na si Sensui, pipilitin ba? Hindi na yata dahil ONIC ang makakakuha ng circle. At gawin mo na yung plus one na extra mula kay Ryzen doon sa mga neutral objectives. Ryzen taking that first turtle of the game. Ginabi na train para sa Blacklist International na agulat na hindi nila na-secure yung turtle na yun despite them having a good position. And this is kudos to ONIC na kabisado nga nila yung model to objectives. Kaya nga na nagkaroon tayo. Pwedeng basta-basta na lang na baliwalain yung strength ng ONIC sa mga neutral objectives. Kahit ang papa ng turtle and lord duration nila, every time... Kailangan na ang pagkakuha nila kinakamitre super friend sa kanyang IMU. Medyo kulang nga lang doon sa damage. At na yung sinasabi ni Majin tsaka ni Wolf kanina na medyo kailangan muna mag-late game ng ONIC bago maramdaman yung kanyang damage. Kasi depende pa pala kung makakakuha si super friends to. Eh! Biglaan daw wala gusto! Nakasalubong ni Edward ang tatlo sa side ng ONIC. Nice pick up magmumula sa mga Sonics. Grabe dito yung ONIC. Parang nasa-fightingan na rin nila ang ginagawa ng Blacklist International. At may kita nyo naman na si Ryzen ay medyo magpapakita para mailang si Sensui na kumuha dito ng objective. Probably ay makuha nila. Merong retribution ang dalawa. Pero it's still, oh, naagahawan si Sensui. Another plus one. So hindi ko na mabilang. 11. 11 ang galing mo mag-match and tell. Kasi 9 plus 2 lang eh. Tama. Counted ba yung purple box doon? Yung turtle na lang nga yung i-count natin. Sige, nandun 10, na rin 10. Nandun na rin eh. Another turtle. Sorry. Bahala na sila magbilang dyan. Oo. Oh. Tingnan natin kung magiging 11 ang kalamangan ni Ryzen dito. Tamang flex lang ng kanyang kimpi na buhok. Binabantayan ang turtle. Edward and Gemdo. Nabibigayan sa bottom lane. Ito lang talaga yun eh, para sa akin, paunahan lang talaga sa turtle pit to eh. Palakihan niya kasi na lamang, at saka if ever sa mga team fight kasi natin ladies sa mga turtle, dito nakukuha yung mga kill. So, grabe yung ginagawa. Pero sabi din nyo, mapapataan lang muna. Kaya naman sabi din nyo, ONIC, takasimulan na natin yung turtle at mukhang hindi na yata makakakuha ng trade ang Blacklist. Pero Tori yata ka na nagsusukuhan. Wow! Meron main wave and ONIC will secure that turtle. Mamba-out ang literal na tawag doon, yung mag-out ka na may swag. Mapa-out mula kay Nets. Iba lang niya kinailangan yung kanyang purify at ang ginawa. Kami in from Chem at nakikita mo rin si Ryzen. Aabutin si Edward pero mayroong suntok para makatakas. Oh. At aalis na lang muna. Pero sa bottom lane ay mayroon palang damage na ibibigay. Dito yung Brody and even Edith pero dire-diretso lang. Oh, by the way, si Nets doon sa may top. Wow, 1-1 pa rin ang scoreline. Patient ang ONIC dito sa mga entrada ng Blacklist International, hindi makahanap ng lusot itong horsepower ng Blacklist. Hindi sila makasingit. Pinensyon natin kanina, tama, hindi sila makasingit. Late game, pumapabor sa ONIC dahil dito sa kanilang investment. Kanya... Sine, ito na! Hindi ko pumasok si Hitman, pero ibang hit! Kami yung from Edward, at tapos si Perciwang magpilitan dito na mag-flicker off. At ito na tayo, dumating na tayo sa mundo ng MLBB na after kumil, alis na. Mapa out. Alis na. Alis na. Minimension natin yung paglusot. And this time, sinamahan ni Edward si Red J. Yep. Para makalusot doon sa pag-touch ng ONIC. And this time, hindi na matatouch ni Super Prince. Yung flicker initiation kami natin from Red J. Every time na makakita kayo ng isang clod na ginagamit yung Blazing Glow and Factory, ibig sabihin, ay yung team na mayroon lang, ay pa na matouch. Oo. Farm muna, farm. Farm muna. Mamaya na lang muna. Okay. Sabi ni Sensui, saglit ha, may mga situation at na-reset lang din yung Lord na palalim si Agent Zero kaya naman pinanish ni Nets. Super sonic at ultra fast na responses coming out from ONIC Philippines. Hindi lang ito yung unang bets na na-touch nila initiation sa Blacklist. And Edward trying to min-max. Ganun din ginawa dito Nets. Sobrang wow. Aware at nakataas height. Top lane. Here comes into it. Trying some.
years. Pero level 1 Lloyd pa naman to. So, hindi muna kakapahan ng blacklist. But then again, that's a tower for ONIC. Grabe na mga agility pa lang tayo. 12 minutes na gano'ng kainin sa aking lapad. Pero yung nalang mga huli sa headset. Meron pang acoustic clutch para kay Hachi. Mapasok si Super Base. Uy! Meron sa lili mystic clutch. Pero wala pa yung secure key. Pero lazy to wala lang. Ah! Konti ko na sa next. 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 Grabe na ito. Parang nakakaibang pulso para kay Edward. Dalawa sila kay Hachi. Teka. Una, akin to. Parang ganyan yung buhay. Mine. Mine. Naging volleyball pala bigla, no? But yeah, ONIC, unfortunately, bad decision to fight under the turret ng Blacklist International at napanish sila doon. Hindi man namatay pa mga members nila, sinets naman yung napatumba. And sometimes, pag naisip natin na nakita tayo ng isang grupo ng heroes na nakakumpol, ang dali talagang isipin na pwedeng i-dive at talo ng kufra, pwede kang makahuli talaga ng madaming hero. But matutokso ka eh, no? Natukso masyado yung ONIC. Matutokso ka pag nakita mo magkakatabi eh, parang sige. Parang okay to. Okay, ano to, team fight to. Ekos lama jama, pwede na yan eh. Oh, ano kaso, wala eh. Free run kami guys. Nice one. Santel, power guard. Pwede na rin. Oh, yan. Eto na, nagbibigay na ng mga power ang mga red guard. Ryzen and Sensui, habang si Perks susubok. Nakita na si Edward. Pero kalmado na muna, bumola si Perks. Renny J, pasok na onward. Ito na! Si Renny J dito, mapipilit na mag-flicker out. Pero yung mga retribution holder natin ay meron pa rin buhay. Hindi mahanap kung nasaan si Super Fritz and even for Haji. Pero meron ng information doon sa vision ni Renny J. Meron papasok doon. Sasuloy nga lang ni Renny J. At natitira na lang muna. Tapos dito merong cot. Sensui, mabawasan ang buhay. 12K ang buhay ng Lord. At pipilitin na ma-reset. Pero mas marami ang ONIC na nakapuwan si Toon. Perks si Manaka ready. Pero flicker in para sa kanila. Sama mo nga na nila na counter. Pero Ryzen will secure this objective. At Sensui is gonna be down. Sama mo ba ng objective? At isa pa, Ohem is down as well. And make that 14. Doon lamamang ang Class S na retribution ni Ryzen. And welcome to MPL para kay Perks si Manaka. Napaka ganda nung nahanap niya doon na talon. Good news guys, the flicker for the Tyrant's Revenge. Otto Setsui, kaya naman nanalo si Ryzen. Kumbaga may assist, may tumulong kay Ryzen para masecure niya yung Lord na yun. At dahil doon, nakuha nila yung tower. Perks, iba talaga ang Perks ng napakarami niyong team. May Perks talaga sa pag-a-adjust as Blacklist International will try to defend yung Lord. This time ay nasa taas. Here comes the charge. Ang tanong, kaya magtapusin? Nako, parang nakakita na tayo ng mga long games eh. In terms of clear na minion wave, meron ang Blacklist because of Haji. Pero kasi kailangan nilang mahanap si Nets eh. Parang si Nets yung makakapag... By the way, and ONIC right now is at 3.8. Grabe, dami ng laro. Pero nga lang, speed up laro. Medyo mapaglaroan. Ready to begin. It's gonna be down sa kapilungan. May super fans na mayroon pang bawi. Blacklist International. Meron okay. Merong suntok. Merong ping. For the part memory. Konti-konti lang si Nets. Pero yun nga lang, makakatakas pa rin. Pero si Berks, mahal to one avoid doon. Maiiwan si Ryzen. Oh, na immortality. Sabi ni Sensui, ako ang MVP sa last namin na game. And OHEM and whole Blacklist dito sa Lord. At pwede mo nang i-minus 1 yung objective. Mauuwi ni Sensui, samahan mo pa ng extra kill niya kay Nets. Sabi ni Haji, kumagalaw ba yung Nets? Kumagalaw din ako! Inilabas na ang 1%! Yan ang sabi ng Blacklist. Napakagandang play wala nato kay Sensui, of course. Yung confidence na ginamit niya, maximum range, yung decimate, yung pagtalo niya, kinagat doon si Nets. And all it took was, of course, Haji utilizing yung kanyang ultimate, Mystic Gush. Mystic Gush trigger! Papa, oh my gosh ka dun eh! Oh my gosh! Ang sakit! Yun ang literal na ray gun! Na kay Haji ng ray gun! Yun pala yun! Pinag-uusapan natin, hinahanap niya si Nets. Hinahanap niya talaga! Legit na ano, no? Na parang may arrow. Oh. Kay Nets nung moment. Dinalaw niya pa yun, inilip. Pop immortality ni Renny J, ginamit pa yung Tyrant's Rage coming out from Perks, diba? Inaapangan na mula yung kanyang immortality defense para sa ONIC. Mukhang successful naman sila.